Ako'y magpapalit ng arde at ang aking arde pagkakasama na at ari lumang-luma na. Nung pagkabili ko ng bike ay rin ng nakakabit ay ako'y nahihiya eh ilabas kaya ating palta ng arde ari ng aking bike. Parehong arte ko ay binili ko sa Desert Cart. Kita nyo naman ang kahon, pagkakaganda. Akin tinakpan lang address at baka makita nyo kayo inyong mapuntahan. Tingnan nyo, yan, bagong-bago. Kahit sira ang kahon, yan ay tinanggap ko. At ho, rin buksan nang makita natin kung maganda nga. Ari nga pala ho ay ano, Shimano Sora. Ay sa Batangas, oh, pag sinabing Sora, ay iba ho ang ibig sabihin yun, hoy, inays. Ayan, pagkakaganda eh. Kulay itim. Ako hinahanap ng silver niyan, ay wala naman akong makita. Aring nga pala ang ating papaltan. Ito ho ay itong lumang Alibio. Ito ho yung classic na Alibio. MC18 niya ta ho, are. Eh, medyo mahina na ho ang spring. Kaya yung kung makikita nyo, yung aking guide pulley ay nakababa na, hindi na niya mahatak pataas. Aray yung ating mga gagamitin. Ito ho ay Shimano Sora na short cage. Yan ho yung ating ipapalit doon sa ating Alibio. Tapos ho, ang mga tools natin gagamitin ay yun ngang ano, chain removal tool, Allen key, at saka yung screwdriver na plus. Una muna natin nung gagawin ay puputulin natin ang kadena gamit ho aring ano, chain removal tool. Pipisilin lang ho natin tapos pag pumasok na ho siya magre-release na yung chain natin, yung missing link. Pero dahan-dahan ho tayo, ating pipigil at baka makatalsik at dahil sa spring ng rear derailleur natin. Tapos so atin hong tatanggalin na rin kadena dahan-dahan ho at para hindi naman magasgas yung body ng o kaya yung frame ng inyong bike. Tapos ang sunod ho natin gagawin ay magtatanggal na ho tayo ng cable. Tapos gagamitan ho natin ng Allen wrench. Tapos tanggalin ho natin yung end cap. Yung end cap ng cable. Kung hindi matanggal ho, gamitan natin ng pliers. Tapos ang sunod doon natin gagawin ay atin naman tatanggalin na yung RD mismo. Madali lang ho are gamit natin ng Allen wrench. Tapos ang sukat yata ho ng Allen wrench na ito ay 5mm laang. At yan na nga ho at atin na natanggal ang lumang RD. Siguro ho inatanong nyo kung ano yung gamit nyan. Yun yung chain hook na yan o chain cuts ililipat ho natin doon sa kabila. Tatanggalin ho natin at saka ho yung pulley na yon, yung tension pulley, ililipat din ho natin sa kabila. Matanong nyo kung anong gamit yung chain hook na yan. Iba maya ho, ipakikita ko sa inyo kung paano ho yung ginagamit. Hindi ho yan dekorasyon, yan ho yung may gamit. At hindi nung papultan yung screw at maliit lang yung kasama ng Sora. Ay hindi aabot. Pag yung inilagay na natin yung chain tool, chain hook, eh hindi ho aabot yung anong yun at maigse. Ililipad din ho natin itong tension pulley ho nare. Bago nyo ho ikabit yung tension pulley, ilahiran nyo naman ng konting grasa para lumandas. Ginamit ko ho yung lumang screw at hindi ho aabot kung ang gagamitin natin ay yung bago. Tignan nyo ho't kakaigsi na rare, hindi aabot dun sa kabila, dun sa main nut. At rin na nga ho, atin nung i-screw itong chain hook na ito. At kasama na rin ho sa pag-screw natin, ay yung ating 11 teeth na meroka na seal bearing na pulley. Pero pag nilagay nyo nga pala ho yan, ay huwag nyo kalilimutan patakan ng thread locker dahil meron din ng kasamang nut yan sa kabila para hindi malaglag. Dapat pala nga tama yung orientation ng paglalagay nyo ng
chain hook dahil baka mamaya nandun sa kabila ay hindi yan tatama, hindi sasalpak yung inyong chain hook o hindi sasalpak ang inyong RD. Ay siya atin na kung ikabita rin sa orang aray na magkaalama na kung magandang tingnan o baka maisa uli sa pinagbilhan. Atin ang pahigpitin hanggang sa lumapat siyang RD. Yan na nga po at nakalapat na. Pero silipin din natin kung naka-align siya. Dahil kung hindi ho naka-align, ako ay mahihirapan ho tayo magtono. Kahit maghapon natin ituno yan, hindi natin mahihitono yan. Ay atin ho ikabit ang kable. Pero kailangan naka-release ang shifter at saka yung mga barrel adjuster. Tapos lagyan natin ng cable end cap. Ang huli ho natin iakabit ay ang kadena. Ito nga pala ho ang gamit ng chain hook. Isinasabit ho natin yan sa kadena. Ginagawa ho yan every time na ating tinitiklop ang ating bisikleta. Iniiwasan niya na matanggal ang kadena natin sa chain ring. Tayo naman ay magtutono. Kapag ang kadena nyo ay kumakabyus na ganyan, wala ho yan sa tono. Ang kailangan lang ho nating gamit ay screwdriver para ho matono natin ang ating RD. Ang una natin hong gagawin ay ilagay natin ang ating kadena doon sa pinakamaliit na kaset. Tapos hanapin natin yung nakasulat na letter H. At iyon ho yung adjustment para sa pinakamaliit na kaset. Pihitin lang ho natin pa kanan o kaya pa kaliwa. Makikita nyo naman kung nag-a-align siya. Kung tama ho ang inyong adjustment, ay maiiwasan ho niyan at tumalon lang inyong kadena dito sa pinakamaliit na kaset. Tapos i-ship naman ho natin sa pinakamalaking kaset. At yung pipihitin naman ho natin ay yung nasa tapat ng letter L. Subukan naman ho natin i-ship sa bawat isang kaset. Tapos kung may maingay, ang i-adjust ho natin naman ay yung mga barrel adjuster. May barrel adjuster ho yan dito sa may RD at meron din ho dun sa shifter. Pag hindi pa ho nakatono ang ating RD, may ingay ho kayong maririnig. Yan ang sinasabi ko ho na ingay na tinutukoy ko. Pihitin lang ho natin ng pakaukaunti ang mga barrel adjuster hanggang sa mawala yung ingay. Pag nakatono na ho, mawala na yung mga ingay niya. Gaya ho ng pagkakatono nito.